magandang umaga, Assumption. Nandito na naman kami para sa ating lingkupang simbahagi upang pagyamanin pa ang ating kaalaman tungkol sa kasaysayan ng Simbahang Katoliko sa Pilipinas. Sa araw na ito, kasi ang kapistahan ng mga arkanghel na sina San Miguel, San Gabriel at San Rafael, ating pag-usapan ang kaibang parokya ng San Miguel. Sa bandang giliran ng palasyo ng Malacañang, kung saan nakaluklok ang pinuno ng ating pamahalaan, ay matatagpuan ang dalawang simbahan. Isa na rito ay ang National Shrine o pambansang dambana ni San Miguel at ng mga arkanghel. Alam niyo bang si San Miguel ang dating tagapagtanggol ng Maynila? Isa sa mga kwento ay noong may malaking sunog sa kapaligiran at minsang nanganib ang simbahan. Naisipan ng kura paroko na dalhin ang imahe ni San Miguel sa harapan ng simbahan. At dahil dito, biglang nag-iba ang ihip ng hangin at naligtas ang simbahan at ang kanyang kapaligiran sa malaking apoy. Si San Miguel ang patron ng mga sundalo, mga marinero at ng mga kapulisan dahil siya ay sumisimbolo sa tagapagtanggol ng simbahan. Ang simbahang ito ay minsan naging katedral o luklukan ng obispo ng Maynila noong kasalukuyang itinatayo ang Manila Cathedral sa Intramuros. Sa simbahang ito lamang mayroong lingguhang pagkukumpis na di nangangailangan na obispo pa ang mga siwa. Napabilang sa mga parokyano niya ang mga nakaraang presidente ng Pilipinas, lalo na si Pangulong Carlos Garcia at ang kanyang tapat na may bahay na si Inday. Sa panahon ngayon, hindi na gaano karami ang mga pilgrim o peregrinong dumudulog kay San Miguel. Ngunit ating tandaan na siya at ang mga kasama niyang arkanghel ang namumuno sa mga hukbong pangkalangitan. Sa panahon ng panganib at pangamba, dumulog tayo kay San Miguel at magtiwalang tayo'y ipagtatanggol niya. San Miguel at mga arkanghel, ipagtanggol niyo po kalukal.